Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Pinagpala po dahil po hindi natuloy ang ulan, no po, at medyo nabawasan ang init sa ating paligid. Ngayong araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang araw ng mundo, Earth Day, at gayon din po ang ika-limampung taong anibersaryo sa pagkapari ng ating parokyal vicar, dati si Father John Laydon, at sa hapon din po ito, kasabay ng mga pagdiriwang nabanggit, ay may bago po tayong maitatala sa ating kasaysayan. Ang paglalantad ng pananda at pagkilala sa Malate Catholic Church Complex bilang isang mahalagang kultural na pag-aari. Ngayon po ay formal na po nating sisimulan ang ating pong programa. Hinihiling pong tumayo ang lahat at manatili lang po tayong nakatayo. At uumpisahan po ito ng panalangin mula sa ating worship coordinator, Ginang Shoni Salgado. At kasunod po nito ay ang pagpupugay sa ating bandila at pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa araw na ito sapagkat pinagpala ang aming parokya na mabigyan ng karangalan upang ituring na mahalagang yamang pangkalinangan ng Malate Church ang Malate Church Complex ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Isa po itong paalala sa amin na ang lugar na ito ay sagrado na dapat pangalagaan upang makatulong na mas lumalim ang pananampalataya ng mga tao. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang mga taong responsable sa pagpapagawa at pangangalaga ng kapaligiran ng aming simbahan. Dahil sa kanila, kami ay nagkatipon-tipon upang gunitain ang kanilang dedikasyon at kasipagan. Pagpalain niyo rin po kaming mga lingkod ng simbahang ito at ang mga paring namamahala dito upang pagibayuhin ang aming paglilingkod sa Diyos, sa kapwa at sa komunidad. Nawa ang parangal na ito ay magpapaalala na ang lahat ng yaman na ito ay nanggaling sa iyo at mapanatili naming maging kaaya-aya ang lugar na ito para sa mga mananampalataya. Itulot niyo rin, Panginoon, na sa aming pagtanggap ng parangal na ito maging matapat, may pagsama-sama at may kapayapaan sa bawat isa. At laging magpaalala ito ng inyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon na muling nabuhay at nanahan sa amin magpakailanman. Amen. Nuestra Señora de los Remedios. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayong magsiupo. Ngayon po ay iniimbitahan po sa harapan ang ating pong acting parish priest, Father Andre Paz, para sa isang bating pagtanggap.
Manila Mayor Honey Lacuna-Pangan, ang Vicar Pray ng ating Bikaryato ng Nuestra Señora de Guia, Father Joel Rescuber, ang mga kapariang naririto ngayon, ang mga St. Paul Sisters, Mr. Roderick Manaloto, ang kumakatawan sa National Museum of the Philippines at ang kanyang mga kasama, mga kalamban missionaries, mga pare, madre, lay, seminarians at co-workers, mga benefactors at ang lahat ng bumubuo, parishioners, staff, devotees at volunteers ng parokya ng Nuestra Señora de los Remedios at ang lahat ng mga panauhing naririto ngayon. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat at malugod po namin kayong tinatanggap sa pagdiriwang na ito. Una po sa lahat, sa ngalan ng mga kalamban missionaries at ng mga kaparian ng simbahan ng Malate, nais ko pong batiin at pasalamatan ang mga masisigasig at may mga mabubuting loob na mga volunteers, parishioners, staff at benefactors ng parokya, sapagkat ngayong araw na ito'y kinikilala ang lahat ng ating mga sakripisyo at pagsisikap na ang ating simbahan, maging ang buong complex nito, ay napapanatili ang kanyang kahalagahan sa kasaysayan at kalinangan. Lubos din nating ikinagagalak na makasaysayang kaganapang ito ay ating pinagdiriwang ngayong Earth Day, isang mahalagang araw para sa ating parokya. Bilang isang ecological parish kung saan ating binibigyang kahalagahan at inataguyod ang pag-aaruga, pagkalinga at pagpapahalaga sa ating inang kalikasan at ng lahat ng sangnilikha, marapat po lamang ng pagkilalang ating tinanggap mula sa Pambansang Museo ng Pilipinas ay ngayon natin ipagdiwang. Hindi na lang ang makasaysayang gusali ng simbahan ng Malate ang kinikilala ngayon. Kasama na sa pagkilala ang buong complex nito bilang isang mahalagang yamang pangkalinangan. At ang paggawad na ito ay isang karangalan at tungkulin para sa ating lahat. Nabigyan tayo ng karangalang ito sapagkat kinikilala ang napakayaman na kasaysayan ng ating simbahan at ng lugar ng Malate. Ang complex ng ating simbahan ay naging saksi sa pagkamalikhain at sigasig ng mga kaparian at misyonerong naglingkod at patuloy na naglilingkod dito at ng buong pamayanan ng parokyang ito. Ito din ay nagsilbing daan upang ipalaganap ang pananampalataya sa Kamaynilaan at magpahanggang ngayon, ang lugar na ito ay patuloy na humihimok sa ating lahat ng mga mananampalataya na ituon lagi ang ating puso't isipan sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa ating mundo. Isang kaharian kung saan namamalagi ang katarungan at kapayapaan, pag-ibig at kapatawaran. Isang kaharian kung saan may pag-aaruga sa bawat isa at sa inang kalikasan. Isang kaharian kung saan binibigyang halaga ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ang complex po na ito ay hindi lamang isang puok ng kasaysayan at kalinangan. Bagkus, ito din ay tahanan nating lahat. Harinawa, patuloy natin itong pagyamanin at pangalagaan sapagkat ito'y ating kayamanan. Kayamanang ating namana sa mga nauna sa atin at kayamanang atin ding ipapamana sa mga susunod na henerasyon. At nawa sa panalangin at tulong ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Remedios, patuloy nating lubos na maranasan at madama sa complex na ito ang pananahan ng Diyos sa ating buhay parokya at pamayanan. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome to Malate Catholic Church. Maraming salamat po, Father Andre Paz,
Kaya tunay nga talagang makasaysayan ang pangyayaring ito. At tumunguna po tayo sa pinakamatingkad na bahagi ng programa. Ito po ang dahilan kung bakit tayo ngayon naririto, ang paglalantad ng palanda. Tinatawagan po sa harapan ang ating kagalang-galang na ina ng Maynila, Ma'am Honey Lacuna-Pangan, ang Administrative Officer for ng National Museum of the Philippines, Ginoong Roderick Manaloto, ang Parish Priest ng Our Lady of Remedies Parish, at the same time po ay Columban Philippine Regional Director, Father Leo Distor, para po sa paglalantad ng pananda. Administrative Officer 4 ng National Museum of the Philippines. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ang imbitasyon pong ito ay para sa aming Director General, Jeremy Barnes. Pero sa kasamaang palad, siya po ay may mga prior commitments at siya po ay merong official business abroad. So, at ako po ang naatasan na mag-represent sa National Museum. At hindi ko po sukat akalain na meron palang remarks, ano? Pero hindi po napaghandaan, kaya hindi ko po mabanggit ang mga pangalan ng lahat. Pero binabati ko po ang lahat ng kaparian, ating mga sisters, ang parishioners, ang Malate Catholic Church community. Magandang hapon po sa inyong lahat. So on behalf of our Director General Jeremy Barnes, allow me to read the museum declaration pertaining to the declaration of the Malate Catholic Church as important cultural property. So this is actually a collective declaration. So marami po ito, composed of more than 32 important cultural properties and national cultural treasures, which is the category 1. Yung important cultural property is category 2. So meron pong Spanish colonial era churches, no? May mga public buildings and structures, may mga private buildings, and works of national artists. So again, allow me to read the Museum Declaration Number 1, 2018. Whereas, in accordance with the provisions of Presidential Decree Number 374, a panel of experts was convened on December 5, 2018 by the Director General of the National Museum of the Philippines to deliberate and decide which of certain cultural properties proposed for the purpose at the meeting of duly convened should be designated as national cultural treasures and important cultural properties, as defined Republic Act Number 10066, and consequently officially declared as such by the National Museum, or be officially delisted as such by the National Museum of the Philippines. Whereas in the category of important cultural property, which is defined by Article 2, Section 3, W of
Republic Act Number 10066 as referring to a cultural property having exceptional cultural, artistic, and historical significance to the Philippines. The following cultural properties, including the in the agenda of the said meeting for the purpose of evaluation, have been assessed by the said panel of experts as qualifying for the said status. So under the Spanish colonial era church complexes, the church complex of Nuestra Señora de los Remedios in Malate, Manila. Now, therefore, the Director General of the National Museum of the Philippines hereby validates and attests that the Resolution Number 1-2018 signed by the panel of experts in the form of an official museum declaration, the aforementioned cultural properties as important cultural properties as indicated, done on December 5, 2018 at the National Museum of the Philippines, Manila, Philippines, attested and affirmed by the Director General of the National Museum of the Philippines, Jeremy R. Barnes. Congratulations po sa Malate Catholic Church.